Mahal na puso ni Jesus, kami ay kukupin. Akitin ang puso namin ng grasya mo'y kampin. O Kristo'y dinggin aming panalangin. Laging ang tinin ang puso namin. Banal na puso ni Jesus, kami ay kukupin. Akitin ang puso namin ng grasya mo'y kampin. O Kristo'y dinggin aming panalangin. Laging ang tinin ang puso namin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo, tayo po ngayon ay nasa ikalawang araw na ng ating nowena para sa kangarangalan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga pagkukulang at mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kayo'y maabisahan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas na espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo
ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao. Ngunit, hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Datapwat, kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo'y hindi bayan ng Diyos. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag. Ngunit ngayon, sumasa inyo ang Kanyang awa. Mga pinakamamahal, ipinamamanhik ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Talikdanan ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, magpupuri sila sa Diyos sa araw ng Kanyang pagdating. Kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoon ay papurihan, paglingkuran sa iyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginoon ay ating Diyos. Ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso ay nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya ay pasalamatan. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti at laging tapat kailanman. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia.
Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kaniyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timoteo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kaniyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka, ipinatatawag kaniya. Iwinaksin niya ang kaniyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko sanang makakita. Sinabi ni Jesus, Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, napakahalaga po ng mga mata sa ating buhay. Sa pamamagitan ng mata, nakikita natin ang kagandahan ng mundo, ang liwanag na sisilayan natin, ang mga kulay na tititigan natin. Subalit nakakalungkot po sa ating panahon sa kasalukuyan, nakalimitan, hindi natin nagagamit ng tama ang ating mga mata. Magbigay ako ng halimbawa. Minsan, ang mata natin ang ginagamit natin para pintasan ang ating kapwa. Kapag may kakulangan silang pisikal, agad nakikita ng mata. At minsan, pinagtatawanan natin sila. May mga pagkakataong ginagamit din natin ang mata upang husgahan ang ating kapwa. Hinuhusgahan natin sila agad-agad na hindi pa natin alam kung ano ang kanilang mga pinagdaraanan.
mahilig tayong mamuna samantalang hindi nakikita ng mata ang ating mga sarili. May mga pagkakataon din na bagamat kumpleto ang ating mga mata, tayo naman ay nagbubulag-bulagan sa mga pangangailangan ng ating kapwa. Tampok sa Ebanghelyo ngayon ang pagpapagaling kay Bartimeo. Si Bartimeo, isang bulag at naglilimos, pinatahimik ng mga tao. Para sa kanila, ang isang bulag, walang silbi sa lipunan. Para sa kanila, ang isang bulag, walang puwang para pakinggan ng Panginoon. Para sa kanila, ang isang bulag, hindi karapat-dapat sapagkat siya ay mahina, pabigat sa lipunan, at walang pwedeng maitulong, magawa at maambag. Subalit, hindi naging hadlang ang pagpapatahimik sa kanya ng mga tao. Tingnan ninyo kung anong sumunod na nangyari. Anong ginawa ni Jesus Nazareno? Pinalapit niya si Bartimeo sa kanya. Kaya naman si Bartimeo, ano ang wika? Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At ang kanyang makapangyarihang mga tinig ang pumukaw sa atensyon ni Jesus Nazareno. Kaya't noong siya'y tanungin kung ano ang ibig niya, sinabi niyang, "Ibig ko pong makakita." Kaya agad-agad ipinagkaloob sa kanya ni Jesus Nazareno ang kakayahan, ang kapangyarihan at ang kagalingan upang siya'y makakita. Napakaliwanag po kung ano ang sinasabi sa Ebanghelyo natin sa araw na ito. Maliwanag na walang imposible sa Diyos. Maliwanag, walang pinipili ang Diyos. Lahat sa Kanya mahalaga. Lahat sa Kanya pantay-pantay. Kaya nga sa kamahal-mahalang puso ni Jesus, anumang katayuan natin sa ating buhay, tayong lahat pantay-pantay sa Kanya. Kung ikaw ay may karamdaman, handang pakinggan ng Diyos ang iyong daing at mga panalangin. Kung sa palagay mo, wala kang silbi sa lipunan, wala kang puwang sa lipunan, sa palagay mo pabigat ka sa lipunan, kay Jesus Nazareno, mahalaga ka sa Kanya, sapagkat tayong lahat, anak ng Diyos. Ang kamahal-mahalang puso ni Jesus, ang nagmamahal, ang umuunawa at umiintindi sa bawat isa sa atin. Ang pagtingin ng mundo, ibang-iba sa pagtingin ni Jesus Nazareno. Kaya nga, kung imposible ang mga bagay sa tao, sa paningin ng Diyos, walang imposible sa taong may pananampalataya. Nakakasiguro ako, marami sa inyo ngayon, sa mga sandaling ito, ang may hinihiling sa Diyos. At nakakasiguro ako, ang laman ng inyong puso, hindi lang pansariling kahilingan, kung hindi kahilingan din ng inyong mga mahal sa buhay. Kaya maaari bang pumalakpak ng malakas? Ang may mga kahilingan kay Jesus Nazareno. At alam ninyo,
kagaya ni Bartimeo, nakakasiguro ako na ang laman ng ating puso ay matibay na pananampalataya at pananalig sa kamahal-mahalang puso ni Jesus Nazareno. Kaya ngayon pa lamang, umaasa tayo na tayo'y pakikinggan ng Diyos sa ating mga panalangin. Kaya maaari bang pumalakpak ng mas malakas yan ang mga kadiboto at mga kapatid nating ngayon pa lamang umaasang tinanggap na nila ang kagalingan at kaginhawahang mula sa ating Panginoon. Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy ng ating banal na Eukaristiya, lagi rin po sana nating tatandaan, mahirap pong mabuhay na walang mga mata. Ngunit, mas mahirap mabuhay ang isang taong nagbubulag-bulagan. Huwag tayong magbulag-bulagan kung nadadala na tayo ng ating mga emosyon. Kung alam natin ng ating kapwa ay may kapintasan at punong-puno ng kahinaan kagaya ni Bartimeo, tulungan sana natin sila at huwag natin silang pagtatawanan at huhusgahan. Dahil hindi panghuhusga ang kailangan nila kung hindi ang ating malalim na pangunawa. Hindi po natin alam kung anong pinagdadaanan ng ibang tao. Baka nga mas mabigat pa ang dinadala nila kaysa mga problemang mayroon tayo. Kaya gamitin nating laging tama ang ating mga mata upang lagi nating masilayan ang liwanag ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin po natin sa ating Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso. Sa bawat panalangin, ang ating pong itutugon, Guro, buksan mo ang aming mga mata. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ang ating simbahan, naway maging tanglaw ng liwanag na nagpapahayag ng mensahe ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Bilang gawain ng kabutihang loob, naway lagi nating kalingain ang mga itinakwil, tinanggihan, at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Katulad ni Bartimeo, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas ng loob na maiugnay ang kanilang mga dinaranas sa mga paghihirap ni Kristo upang makihati sila sa Kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Gayon din ang mga kapatid at kadiboto natin na nagugutom at walang makain. Gayon din ang mga pamilyang naghihirap
at nag-iikaho sa buhay, naway patnubayan at gabayan sila ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ama sa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapamuhay kami sa liwanag ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pusong maamo at mahabagin, dalangin namin ay inyong dinggin. Sa oras ng panganibat lagim, Jesus kami lingapin. Buong ligaya kami himlay sa inyong piling, di na mawawalay ang inyong puso'y siyang patnubay ng aming buhay hanggang mamatay. Puso maabo at mahabagin, dalangin namin ay sa oras ng panganibat lagpim, Jesus kami lingapin. Buong ligaya kami himlay sa inyong piling, di na mawawalay ang inyong puso'y siyang patnubay ng aming buhay hanggang mamatay. Gawin niyo poon aming banal na kami ay maging inyong tunay. Aliwin niyo ang aso may lumay, Jesus kaming mahal. Buong ligaya kaming himlay sa inyong mawawalay ang inyong puso'y siyang patnubay ng aming buhay hanggang mamatay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos kaya't itinampok. Siya'y nakabayubay sa krus mula sa kaniyang tagilirang sinibat ng dugot tubig ay masaganang dumanak kaya't sambayanan mo'y dito'y nababanaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumagip sa mga dumudulog sa batis ng kaniyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
kayaman ng tunay ang iyong hinandog sa abang puhaw sa pag-ibig ng Diyos. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit, magiba yung ingat at ilayo ito sa mga bata
upang makaiwas sa maling paggamit nito. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, ay nais po nating pasalamatan ang mass sponsor natin para sa ikalawang araw ng ating novena para sa kamahal-mahalang puso ni Jesus, ang Apostolada ng Panalangin, Vicariate of St. John the Baptist and San Felipe Neri. Bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Gayon din, maraming salamat sa mga naglingkod sa ating pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya at sa bawat isa sa inyo na nakibahagi, nakisalo sa pagdiriwang ng ating Banal na Eukaristiya, sa mga online viewers at sa mga pumunta dito para sa Novena Mass natin. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Pag-ibig, o mahal na puso, ang bayang Pilipino ay sa puso mo, sa templo, sa tahanan, sambit namin ang iyong lalan, maghahari ang tunay sa parihang puno. Alaw na ang pangalan, pagkahabi o sindakan, pananampalataya, namin sinigas ng araw, sintatak ng kabunduhan, sinawak ng karagatan. Sa tatay, tanggal sa tahakdako, ang banal kong sagisag,
ang sumalang paringan, di magtatagay, walang kita pag-ibig, o mahal na puso ang bayang mo, alay sa puso mo. Sa templo, sa tahanan, sa pitlamin ang iyong halal, maghaharin kang tunay sa akari hanggang kulot.